Hi guys, my name is Sean CK. Welcome to my channel, and in this tutorial, I'm gonna show you how I shoot videos using my smartphone, or which is in case my iPhone. And but I wanna give English. Okay, first up, you need is first your camera, cell phone, or your smartphone. For now, share ko lang, gamit ko kasi iPhone. In the first videos na gawa ko, nagamit ko is iPad. Last year, gumawa ako ng video, gamit lang ng iPhone ko. So, in this case, let's start! Cinematic na pattern na pagbibideo is ginagamit nila is 24 frames per second. Yun yung makikita mo sa mga movies, sa mga episode series or mga drama, sa mga TV, sa mga sinihan, ang ginagamit nila is 24 frames per second. Kung gusto mo ng may slow-mo, mag-shoot ka ng 60 frames. Pag start nyo ng shoot, naka-ready na kayo mag-record ng video, lagi ko itong ina-apply. Rules of thirds. Yung rules of thirds kasi, nagbabase kasi, tinatawag nilang grid lines. Saan mo ihaharap yung camera mo, tapos i-apply mo doon yung rule of thirds mo. So, shooting method, i-introduce ko sa inyo yung may wide, tele, tsaka close-up shots. Tapos may angling pattern kasi yan. Pag once gagawa ka ng video, gagawa ka ng story. Before ka mag-shoot, may creative storyline ka na sa utak mo. Ang inuuna ko palagi is pag-shoot ng wide. Once nag-shoot ka ng wide, pinapakita mo yung buong paligid, buong area ng sinushoot mo. Kung saan ka magsisimula sa gagawin mong storyline. Next up is telephoto. It's either may subject ka or wala. Kasi sa akin, isushoot ko lang yung mga dahon or may tao. So sa shoot ko, nandun pa rin ako sa area ng sinushoot ko sa first part ko, which is shoot ko ng wide. The second part is close-up shot. Yung close-up shot is when it's either sinushoot mo yung kamay nila, mata nila, anything na malapit. Now once magsushoot ka ng close-up, siguraduhin mo may details. Ginagawa ko lang is step by step. Wide, telephoto, tsaka close-up. Since may camera ka, tapos syempre handheld yan, mas effective gamitin yung pag-shoot mo sa video pag meron kang tripod. Kasi hindi ka mahirapan paghawak. Unless wala kang option or nasa tight spot ka, kung wala kang gimbal, gumamit ka ng tripod. Kung wala kang tripod, handheld, okay, no problem, wala problema. Pero kailangan make sure na hindi shaky yung kamay mo. So para ma-avoid na shaky yung kamay mo, hahawakan mo na lang maigi. So, ang ginagawa ko, hinahawakan nyo ng dalawang kamay. Nakaganyan, pattern ko. Nakalock siya ng palm ko. Tapos, start ko mag-record. Just to make sure na lahat ng mga kuha ko is stable. Next part na yung share ko is yung mga movement na shots na paano ko ginagawa yung mga shots na gumagalaw, paharap, paatras. So, ang ginagawa ko sa handheld ko is actually more on diskarte lang. Titignan ko po yung mga area saan ako pwede gumalaw or saan ko pwede lalagay. Didikit lang tapos hahawakan tapos magsushoot ako ng patras or pataas. Lalagay mo na lang kung may pader, mas advantage. Pader, islide ko lang yan. Or kung nasa ground or mga lamesa, yan. Pero titignan ko na nakatutok pa rin siya sa subject ko. Diskarte mo na lang. Sa akin kasi dinidiskarte, gumagawa lang ako ng paraan. Pattern yung paano ako mag-shoot, mga styles ko, ganun lang. Ang masashare ko palagi sa inyo is practice, practice, practice palagi. Everyday, gawa ka ng creativity mo, gawa ka ng pattern. Ano kaya pag ganito ang gagawin ko? Ano kaya pag ganyan ang gagawin ko? Sa akin, yun lang palagi ang ginagawa ko. Anyways, thank you so much. Salamat po sa pagpapanood. Sana may matutunan kayo sa pagtuturo ko the way paano ako mag-shoot. So thank you po sa lahat. Hope to see you on my next channel. And thank you. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see it.
distance of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo.